Na ako, nilive mo bigla. May sinasabi siya kanina, natatawa ako eh. Kaya nakita nyo, videohan ko sana kaso wala na eh. Pero yun nga, 1-0 in favor of Hoyo. And Ayaw is still open, but I doubt na gagamitin ulit ng Hoyo. Dahil Beastmaster plus OD na to. Yep. But they can still. IO plus Beastmaster, malakas na magkasama yan. Excuse me? Didighay sana ako. Dahil nakasin mo kasi... Ay, sorry. Kala ko stream ko. Kala ko stream kasi. Ang tagal kasi natin nag... Anong oras pa tayo dito? 3:30? Oo, ata. Oo, yes. Tama yun. At, ano ba yun? Ay, Phantom Assassin. Ay, ako na nga. Oo. Chill casting lang tayo dito, chill, mga kaibigan. So, sa mga hindi pa nagsishare ng live stream natin, i-share nyo na. At saka sa mga hindi pa nagsosupport dyan, baka naman mag-support na kayo. 99 pesos only sa Facebook natin. And may available din tayong membership dito sa YouTube channel. Yappy, 129 pesos. And for the supporters on Facebook is 99 pesos. So, kung may mga extra kayo, pwede kayong mag-support or member dyan sa ating dalawang platform na yan. And may giveaways din tayo, mga sir, di ba? Every after the DPC Upper Division ng C, bumubunot tayo ng mga winners sa ating mga supporters and members dyan. Magkakasama yan lahat. So, kung may extra kayo, support na kayo. Pero pinanandali yung IO, KJ. Dapat never na. Again. Never again. Masyadong annoying si IO. Kita naman natin kung super, gaano kalakas super yung IO kanina. Buhat na buhat niya yung kasama. 23-0, no? Isipin mo, baog si Brizelback. Baog din yung... Si Fearless. Si Fearless. But siguro yun talaga yung playstyle, eh. Sige, laban lang kayo. Yaan nyo ako mag-farm. Kasi pag, mabilis lang kasi mabilis lang kasi talagang pahirapan ng IO lalo na pag na-focus sa kanya yung attention. Pero ang ginawa kasi ng Hoyo kanina, kay Fearless na focus yung attention and kay Brizelback, hindi nila nabigyan ng pansin yung IO. That's why ang bilis ng item ni IO. Mm-mm. Pero tingnan mo naman yung ginagawa ng YG. Parang ganito din yung strategy nila kanina. Doon sa game number 2 ng they pick the Rubik. GXR kasi parang if they know na magaling kang gumamit nito, they will steal it. Mm-hmm. And with this one, they pick out PA instead na iban nila. Diba? Parang, okay, kung magaling ka dito, ako. Kukuha. Why not? Ako gagamit. Mm-hmm. Diba? Sila naman yung gagamit dito. Pero mahirap yun, ha? PA up against Beastmaster. Yeah, for sure. Yun nga din yung naisip ko, eh. It's just that ang naisip ko dito, inagaw lang talaga ng Yangon dito. For sure, kasi pag na-open tong PA, pipick to ng Hoyo. Siguro kailangan nila ng hero dito na kayang alagaan si PA. Pwede? Oo. Like, Enchantress? Crystal, yes. Maiden? Or... Ay, naban out si Crystal Maiden. Kasi, syempre, si CM isa sa mga counter talaga kay Beastmaster. Grim. They can get the Grim. Oo, pwede. Kung gusto nila ng combo dito at maging aggressive. Pero, best counter talaga kay Beastmaster would be Chen and Enchantress. Kasi, aagawin niya lang yung boar. Yung boar. Oo. So, mapu-force out dito si Beastmaster kapag ganun eh. Mag-build ng wild access instead of the boars. Sana. Yep. Oy, sabi ni Polky, nandin ba si 23 Savage sa Hoyo? Wala po, mga sir. Sa Boom Esports. Sa Boom. 23 Savage to Boom Esports. Oo. So, hello kay Boss Dale Chauson. Baka gusto niya sa Upper Division. Malay mo. Yung next kalaban ng Boom? Ah, so Winter Wyvern yung kinuha dito ng Hoyo. I think it's worth it. Yun nga lang, may Ruby kasi for Yangon Galacticus. Because PA kasi yung dito, yung carry nila. So with that Cold Embrace, mapaprevent ng Wyvern na ma-one-hit delete kung sino man yung target dito ng Yangon. 5 seconds remaining. Yes, at tingnan natin dito. We thank you pala kay Boss Mix na nagbigay ng pangkain natin. Seryoso? Mm-mm. Wow, ang cute naman ni Boss Mix. Thank you ano po. Ano orderin mo? Longganisa. Naka-order ka na? Nag-reply na. Pero ano pa? Gusto mong umorder?
Taka lang guys ha. Sige, sige, sige. Magdi-dinner lang kami. Ano? Oo nga, hindi po. Ang bilis kasi ng mga game, oo, no? Oo, sobrang bilis yung nag-start. Kakatapos pa lang, nag-start na kagad sila. Nag-start na, hindi kasi may delay din kasi. Oo. Ah, yes, may delay kasi tayo. So, gano'n na nga. Sa akin ay, chicken. At saka, 5 seconds remaining. So, ayun na nga. Ayan. Oo, sige, ko lang. Invoker at saka... Mag-isip ka muna. Mm-hmm. So, ayun na nga. Invoker dito, yung magiging mid lane ng YG. And, anong pa? Viper. Viper? Okay, reasonable pick against Phantom Assassin. Pero, ano to? Is it gonna be position for OD? Parang ganun yata maybe, yung mangyayari maybe, dito. Maybe, and they can put the Viper on either mid or... I think si Fearless na yung gagamit ng ano. Ng Viper or they can put this Viper on. Okay, I'm not sure. Ayun na nga, feel ko si mid na Viper plus 4 na OD na to. Mm-mm. So ayun nga, binanaut nila si Enchantress. Kasi parang ang kulang talaga dito ng YG would be position 5 na kayang tapatan etong si ano, Beastmaster. Dalawang chicken pwede ba? Ayun, dalawang chicken. Yan. Anyway, tignan natin kung ano yung ban dito ng Yangon Galacticos now that they are with. Mm-hmm. Kasi hindi ako kain ng kanin eh. Pero hindi, i-order mo pa rin yung kanin. Yan. Monkey King, so carry na lang yung kulang dito for Hoyo. Okay, good ban, I think, for Yangon Galacticos. But which doctor? Okay, yung mga counter for the Beastmaster, yung binaban dito ng Hoyo. Kasi pag na-shutdown nga ang isang Beastmaster, medyo may hihirapan dito yung Hoyo na sa facing, in terms of facing nila sa, syempre, Beastmaster, kailangan niyang sumama, maaga makakuha ng Necro. So pag maganda na ang laning face ng Beastmaster, gaganda din yung buong takbo ng laro dito ng Hoyo. Just like the any other teams na pag may Beastmaster, pag maganda yung laning ng Beastmaster, maganda yung ikot ng laro nila. Okay na. Uh-oh. Thank you. Ayun na nga. Medyo gutom lang, guys. Kasi hindi nga, kasi hindi ako kakain ng rice, guys. Kaya dalawang chicken yung in-order ko. Papakin lang. Ooh. So, ayun. Tingnan natin. Arcor then will be banned out of Hoyo dito. Ano nga ba? Ayun, kanilang... Carry dito. Ricky? Up against possible Pangolier. Raking is good. Raking for Hoyo is a good one. Actually, both. Kaso, sa YG, kulang na lang sa kanila, post 5 eh. Pero, tingnan natin. Raking, ano pa yung mga... Chen mo na to. Feeling ko, Chen na ng Yangon to eh. Chen na, no? Palong-palo ah. Palong-palo yun. Kasi hindi na talaga lumalabas yung Chen ngayon eh. Kalo na, may Winter Wyvern kasi sa kabila eh. Yung mga units ni Chen, parang hindi rin ganun mapapakinabangan. Siguro itong Viper is one of the count. I mean, Winter Wyvern, isa sa mga counter talaga to kay PA. PA, of course. No, even though meron kang BKB, pwede pa rin ma-Winter's Curse. OD carry. ET post 5. Or ET post 4. Nakita ko na ginamit ni Meracle to eh. OD carry. Yeah. So, parang gusto lang talaga nila mag-snowball kagad. And kung iisipin mo naman dito, parang hindi na din nila kailangan ng right trigger kasi nandiyan naman na si Beastmaster, which gives a lot of attack speed and then pushing potential then for the side of Team Hoyo. So, siguro, ang mangyayari na lang dito would be they just want to run the lanes. Run down. Especially yung heroes ng Team Yangon, hindi naman gaano kalakas kapag laning ang pag-uusapan. But if this is a Invoker Wex type, they can actually counter go Hoyo. Yes. And Pangolier as well. Masyadong annoying yan. Ang hirap, ang annoying dito ng Invoker and ng Pangoliers, lalo na sa teamfight, diba? Yung crowd control nila is there, but Wind Ranger is this... At your service. Okay, this is position 5 Rubik.
position for Windranger, or maybe they can put the invoker on support. Yep, position. Oh, four invoker. Four invoker. A Windranger mid, and then position 5 blue pick. Yep, may chance pa ba top 3 sa boom? I'm not really sure. Sa standing na si, so let me check it out. I think there's none. Kasi yung dalawa, Fnatic and Neon, feel ko sila yung kayang mag-secure ng check natin mga sir. Ayun, check ni Ate KJ. So, ayan, para makapagbigay kami ng insights ka na ba? Bumi Sports 2-3 yung kanilang standing. So, 3 losses. Oo, tapos 2 wins. And ilan na lang yung games nila? Let me check. Kasi kung konti na lang yung games nila, and then marami pang games yung iba, wala silang chance mag-top 3. Kasi yung dalawang team, na Neon and Fnatic, sila yung malaking chance makapag-secure. So, isa na lang yung spot na pinaglalabanan for the top 3. Dalawa na lang yung kanilang laban. And it's up against Execration and Vice Esports. Oh, there's okay a big chance na matalo nila yung dalawang teams na to. Pero wala pa rin silang chance. Kasi yung mangyayari nun, 2-3, magiging 4-3 yung score nila. And then, ano bang score ng TNC? Ang score ng TNC... Ang hirap pa na. Pero yun na guys, I feel like mababa na yung chance nilang mag-top 3. Ang score ng TNC 3-2, ganun din yung T1, 3-2. Kaso kasi, dalawa-dalawa pa yung game nila eh. Oo. So, kung manalo sila parehas, siguro pwedeng ipanalangin ng Boom na wag manalo yung mga TNC, Fnatic, kasi by points yun. Ata din to eh. Mm-mm. So, Neon Esports talaga. Ang pointing system nan talaga sa series lang eh. Mm-hmm. Kailangan mo talaga so, manalo lang sa series. So, tie TNC at saka T1. So ipinapanalangin na, siguro dapat ipanalangin ng Boom. Matalo. Matalo yung dalawang yun, teams na to. Yung pero, T1 and TNC. Oo. Pero which is, medyo mahirap din. Kasi itong mga teams na to, sila talaga yung isa sa mga top teams eh. So I think Boom has a lower chance to be on the top 3. Do, tingnan natin. Ang kalaban din ng T1 up next would be Vice. TNC would be 496 sa February 20. Pero yun na nga. Ang TNC may dalawa. Tigda-dalawa pala. Tigda-dalawa pa eh. So, kung manalo sila parehas dyan, lamang yung TNC and T1. TNC and T1 yung close fight. So, yun. Guys, abangan nyo yan. Bukas, meron laban din. Dahil it's Wednesday. So, ang laban Execration tomorrow and Boom Esports. Sa nagtatanong, abangan mo dito bukas. At saka T1 yun versus Vice Esports din. So, ayun. Tingnan natin, I it's hope gonna be... nasagot yung tanong mo. Boss, si Boss Arginius yan. Alam mo ba, KJ? Since nasa iba pa tayong platform ng pag-i-stream, si Boss RJ Senyo, andito na yan. RJ Senyo? Si Boss Arginius. Alam ko yun si Boss Arginius. Hello po, Boss. Nakakalat ako ng fake news. Hello, Ave. What's up? Kay Clark, Gray, Game 3? Ba to? Hindi ko alam. Let's see. Kung makakakuha ng Game 3 yung Yanggun. Usually, ganyan yung nangyayari for Yanggun. Diba? Sakit. Game 1, talo sila. Game 2, makukuha nila. Tapos Game 3, masisilat na naman sila. Lagi lang nila nawa 1-1. Pero, uy, masakit. Sir, Setsero, eto rin pala yung gamit niya kanina, no? Elder Titan. Mm-hmm. And parate ko na dito nakikita. Oh my God. Parang naka-double damage. And, yun nga. A good thing naman with this invoker, meron naman siyang quas which helps with the regeneration ng kanyang buhay. Mm-hmm. But, again, this is Miracle playing etong OD na nakita ko na yan before and panalo yung series nila na yun. Panalo yung game nila na yun. So, ngayon, tingnan natin kung maging effective pa ulit etong OD niya or this is PA, young PH game. PA game. Kaso parang pag walang BKB si PA, sobrang dali niyang makite. Kahit nga may BKB siya dito, nasisigawan siya. Pwede siyang ma-winter curse. So, ang dami pa rin pang control. Even the Viper Strike.
Yes, pero PA, makakakuha sila ng first blood dito. YG will claim it. Pwede pa nga sumunod. Si Jokam dito, wala siya. Kaso may bore. Ay, kaso may bore. Uy, nako, na-slow. Pero meron naman siyang salt. Pero yun nga, first blood is brought to you by PNX Bet, user code Lupon, WXC. At kung meron kayong mga katanungan, mag-PM lang kayo sa Kuya Nick's page. Hello kay Ann Molina. Shoutout sa'yo. Hi ulit kay Dale Cioso, na member natin. Ay, hindi pala, na pag ganyan, pag blue ba, mod natin, moderator, Eugene? Pag blue, member pa rin nata. Moderator. Ah, si Dale. Moderator. Hello. Kasi may, ano, may parang settings yung, ano, I don't think so. Yung, may ano yan? Hindi tayo carpentero kasi. Ano yan? Wrench. So, yeah. Hello. Tagalog. Pampukpok. Pamihit. Wala, ang ganda naman ni ating mong chantel. Pamihit. Oo nga, tapos nandito pa. Ano ba yan? Nanood ba kayo? Anong mga reklamo doon, Mommy Shakes? LGBT. Oh. I support LGBT. LGBTQ. So, alright. At anong nangyari dito? So, nagbabalik na si Kuya Mong Young. PH. Si Joko naman. Nasa siya galing? Nag-TP siya? Okay. Illusion mo lang yan. De, eto yung supporter natin. Si Gerald Pondevita. Davida. Color green. Uy, sakit ah. Pero meron na itong boots. Meron naman ghost walk dito si Invoker. So, he's gonna be ano okay. Ano ba shard ni Invoker? Pwede yung patingin, Kuya Joma? Yung shard ni Invoker? Ah, yung... Ice wall, yung parang sa Valorant. Oo, nagkakaroon na siya ng vector na ano niya na, nakokontrol niya na. No, parang sa Valorant. Puro Valorant tao. Hindi, nakikita ko lang. Parang ganun kasi. O, pwede i-change yung ano niya, position. May vector na nga. Kasi dati mas mahirap. Yabe. I mean, ngayon mahirap siya kasi kung saan ka nakaharap, dun lang siya. Dun ano. Lang siya. Ngayon, pwede mo na siyang ma... Parang yung sa Pangolier na swashbuckle. Oo, makokontrol mo siya. Yes, tama po. Yabe po. Ah, yabe pa yun, pala yung wrench. Yabe. Oo nga. Mayroon din nag-comment sa YouTube. Mabubulol na ako eh. Sana. Di ko alam. Mabubulol na ata ako guys. Mabubulol na ako. Bakit? Tinama kapagkas. Ba't ka nalulungkot? Minsan nabubulol ako pag yung ano, kasi syempre nagkakasaraw-araw, napapa-English, nabubulol na ako tuloy sa Tagalog minsan. Tapos minsan nag-aaral talaga ako ng Sinang Bisaya. Kaya minsan nahalo-halo ko na eh. First blood pa rin yung meron tayo dito. Wala pang kills itong Hoyo sa ngayon. So, how... Ay, Viper ah. Ang ganda ng leaning ng Viper dito. But, konti lang naman yung behind ni Windranger in terms of last hits. Oo. Oh, so, ano daw yung nationality ni Young PH? Burmese. Taga Myanmar po siya. Myanmar. Save Myanmar. Anime casting. O pag kasama ko si Kuya D, nahahawa ko kay Kuya D. Nahihiya lang ako eh. Pero... si Kuya D ba meaning walang hiya kung ganun? Oo! Ano siya? Hindi siya ano? Hindi siya mahiyain. Yun. Ah, ganun pala. Hindi siya mahiyain. Or... walang hiya. Hindi nga mahiyain! Tapos naman. Diba? Wala siyang hiya. Oo. Pero yun na nga guys. So, wala pa rin actions na nagaganap dito. Pero, so, eto na ba? Is back na ba si Viper with this nether toxin na build? Uy, set zero dito. No? Sleep tight. Hindi naman tatama. Pero, uy, nailubog. Mamamatay yata to, sir. At yun nga, nasampal. Muntik pa mga neutral yung makakuha, no? Ano yun? Viper with a... Do you think Atos is a good item here on Viper? Pretty good. Kasi nga, Windranger with that Windrun. So, yun yung prevent mo na pag nag-Windrun si Windranger, i-timing Atos mo with mo the Atos. So, para may pang-control ka, ma-set up mo din. So, tsaka wala talaga sila masyadong panghuli dito. Kailangan mo pa ng big ultimate.
7-0 dito. Mm-mm. Pero, uy, pwedeng i-turn around. Pero buti na lang si Zorin dito. Ayan. Wala pa palang cooldown. Cooldown pa pala yung kanyang swashbuckle. Yeah. Pero kailangan siyang mag-ingat sa paggamit ng swashbuckle. Kasi yung pag-ganyan-ganyan niya, delikado yan eh. At yun na nga, sabi. Aray! Mm. Bumapakat yung damage. Kasi nga, ang daming ano dito eh. You know, in-stack kasi nila eh. Mm. So, wala naman din chance makuha ng YGN kasi wala pang masyadong damage yung swashbuckle. So, hindi nila makiklear out agad yung... maybe pag ganyan na may ET, i-block mo na nga lang yung camp na yan. Yun lang yung best possible option mo if gusto mong hindi gumana yung... Patay ka di ha! Wala kang blink pa out! Pero yung tatapaan yata ng Splinter Blast Plus, yung Decrobooks, kaya ba? Sapat nga ba? Pero makakapag-blink out naman siya thanks to the TP of this invoker. Mm-hmm. So, for PA, nakakapag-farm naman siya ng maayos eh. So, yes. Kahit ganyan na sobrang nahara si PA dito, na-secure pa rin niya yung kanyang farm. Mm-hmm. Kahit pa paano. Pero yun nga lang, kailangan niya ng sustain dito sa top lane or else hindi siya makakapag-farm ng maayos. Mm-hmm. This is boss 4 invoker, mga sir. Yan, boss Paolo. Boss 3 po ba ang standing role ni 23 Savage? Boom, boss 1. Boss 1 po. Si 23 Savage. Medyo mahirap yan kapag gawin mong boss 3. So, Drew is out. Yes. Okay. Isa siyang impostor. Si Drew, tinanggal nila si Drew. Mm. Actually, hindi naman tanggal. Nag-stand-in lang. Oo. Kasi, pero pag ganyan kasi, alam mo na yung kahihinatan eh. Mostly, lalo-lalo na kapag maganda yung performance ni 23 Savage. And, oh no, invoker dito, he's in trouble. Uy, wala ba siyang ano dyan, God kahit skill? Pero makakapag-out pa, meron siya very far, but he doesn't have the mana. Oh no, pero meron man sentry dito. Always ready yung Team Hoyo to get a kill on this invoker. So, medyo tumagal yung kanyang pag-ghost walk dun, ha? Good decision to for Hoyo na ilipat yung attention dito sa taas and dito gumera ng gumera. Oh, put the pressure on this top lane. Yun lang. Makakakuha ng kill dito sa PA, but here comes a roar. Connecting on to the Ruby. Kaso nga lang, Wind Ranger dito dumating with that power shot. Pinalo na lang niya? Mm-mm. Pinalo na lang. Siguro pinalo na lang dapat niya yung Ruby. Hindi niya din inaasa. Hindi siya mamamatay doon kung walang power shot. Kaso may power shot eh. Boy pa si London ha. It cost them the roar. Oo. Masyado din silang umasim doon. Sa ginagawa nila kapag natatalo sila sa lane, dito sa top lane, instead na mapahirapan nila si Lalo PA. Lalo pang gagaan yung buhay ni PA kasi maaga siya makakakuha ng mga items niya. But... hindi naman siguro gawa nun. Pero ang lakas nila nung sino ba yun? TNC kalaban nila, di ba? Na-comeback yata ng TNC yung game number 1, no? T1. Napanood ko nun eh. Ay, T1. Ayan, T1. Same goes for TNC. Ganun, same story, same hero ni Drew. Troll? Oo, seryoso lang. Yung T1 noon, meron silang Wraith King plus Underlord na comeback nila. Yung TNC naman, yun yung meron silang Earthshaker Morphling. Same troll game for Drew. Medyo maganda yung pinapakita ng Team YG. This is game 2 lords to eh, itong YG. Oo, bigay first game, tapos game 2. Mananalo, tapos game 3, bibigay sa kalaban. Bibigay sa kalaban. Charot. Pero, up next na ba yung laban ni Alo dito? Oo. Ano oras na ba? Abangan nyo yan mga kaibigan. Alas G's guys, 10 p.m. Oo, 10 p.m. Pero si Viper dito, nako, sino nga ba ang magiging target niya? Yes, gonna be PA na Viper Strike. He's slow down. Kaso nga lang, medyo nagkamali ng dinaanan doon si Kuya mong Viper at nakanakaw pa nga ng Bounty, si Invoker. Mm-hmm. 2-6 na yung score natin, mga sir. Wind Ranger D's already got this Maelstrom. So, surprisingly, di siya nag-MKB. No? Goes for the Maelstrom. Uy, si Jokam dito. Kailangan niya mag-ingat. Pero, OD naman is always ready. Ganun naman ang rotation ni PA. Uy, pero okay, makakapag-Gold Embrace pa ata dito, sir. Uy, pero Winter's Curse game namin na pwedeng setupan. Eto si Young PH. Kaso, ayun nga, here comes the setup. Malalaglagan siya dito ng bulalakaw. Wait kay Young PH? Palong-palo eh. Dapat ata hindi muna siya nag-rotate eh. Kumalma muna siya.
Kasi alam na nga, okay, talaga to feel less. Pero meron man ditong cold embrace plus, nice! Austral imprisonment, kaso maabangan na siya ng apat dito, so there's no way out. But Beastmaster is just casually doing his job dito sa top lane. Pero Beastmaster, kailangan dyan din mag-ingat kahit papano. Beastmaster, meron na siya ditong Necro 1. Yung nangyari kasi kay Young PH doon, alam kasi ng Hoyo na bababa si Young PH once na malugi ito sa taas, di ba? So ready sila na nandito, maybe nandito yung PA. Kita mo doon sila lahat agad. Pero this is still 1k gold din for the side of Yanggun. Maganda yung, again, yun na, same story. Kahit kanina nung kalaban nila Galaxy Racer, lamang lagi si Hao sa laning phase. Lamang lagi yan. Nakikita mo kung sa mga games niya. It's just that the yun ang decision making nila sa team fight. They don't know how to close up the game. Kahit yun sa pag-engage sa team fight. Hindi rin masyadong pulido pa. Maybe because bago nga lang sila sa scene, ganyan. Or hindi, dati ko pa nakikita tong Yanggun sumasali sa mga qualifiers Or siguro konting batak pa ganun. So, tingnan natin. Lahat naman nag-umpisa talaga sa baba no? Tsaka, tingnan mo, look at Neon Esports right now. Dati, yung gino-join lang yan, yung mga Chinese tournament lang ng mga pucho-pucho. Pero ngayon, Tier 3, Tier 4. Diba? Dati, parati ko nakakas yung Neon sa mga Chinese tournament lang na maliliit yan sumasali. Pero ngayon, tapos sinasabi ko, Neon na naman? Ako lagi nakakapagkas ng Neon nun nung mga panahong hindi pa ganun kalakas yung Neon. Pero ngayon, sobrang lakas. Pero ito, si Hao Hao di Carabao na combo siya dito. Apat na heroes nandito sa taas. Meanwhile naman, OD on the other side of the map as well. He gets caught. So, this is a pretty good trade. Position 1 for position 2. Pero still, good thing nakuha nila to si Windranger kasi magiging problema talaga nila to later on. Kasi nga, sobrang yaman niya. Yaman niya. And then, yun nga, in a way to stop the momentum of Windranger. Since hindi naman MKB yung kinuha niya. There's a big chance na... Ako, what do you think? Maelstrom or MKB? Para sa'yo. Sa? Para sa'yo. Hindi kasi may sa WR? Oo. I think okay lang. Kasi yung... papasok yung magic damage niya sa Embrace. Ganon. At saka, at the same time kasi ito, it helps a lot sa pagpa-farm niya. Yung, kung mag-MKB ka kasi, meaning gusto mo kagad kumuha ng kill Oo. With this kasi, may damage ka na, may pang-farm ka pa. Tapos papasok siya sa Cold Embrace. Oo, yun nga yung naisip kayo. Papasok siya dito sa possible na Cold Embrace dito ni Jokam. Speaking of Jokam, this is dead. Oy, pero nakapag-buy time pa dito yung OD. Kaso, oh, knows. I think he's dead. Ay, may Cold Embrace Ayun nga, buhay pa! Yes, kasi nakapag-cold embrace siya. Nag-re-regen while nasa ilalim siya. Meanwhile man, yung PH. He gets a solo kill on top lane. Ang bilis pa din ng fury niya. Kita mo naman, Mayaman siya, rin. Mayaman din. So, problema to para sa side ng Hoyo this time. Now that hindi na... Ganun, okay. Uy, pinapasok sila dito. Gugulungan ba? Pero Tornado will finish him off. Yep, tama. Sakto lang, pero oy, fearless. Alam, pinagkaiba dito. Fearless kasi hindi ganun kalikot yung hero niya ngayon. Not unlike this si Hao and Skillay, ang nilikot nila sa mapa Mizu is really just trying to get the dagger para makasama siya sa team fight. Ang hirap niya, ha? Kung tutusin, sobrang hirap niya. Sa lahat ng core, siya yung pinakamahirap. And this is PA. This is not looking good. Against an OD. Kasi yung gusto nila dito gawin, i-run down, di ba? Pero, sila yung na-run down. Oo. Siguro maganda yung invoker na support talaga, na Wex type. Pang ano talaga Annoying sobra. Oo. Pang ano talaga siya Pang counter-initiate sa team fight. Yep. So, aray. Ayan, a smoke play by the side of team Hoyo. Tingnan natin kung anong gagawin dito ng Hoyo. Gusto lang nilang kunin yung tower. Will they be able to get this tower or will they be able to get some kills? Pwede, kaso nasira na naman yung ano natin, no?
yung vision natin. Pero teka lang, naatos na Winter's Curse. Invoker might be in trouble dito. Yes, he is dead. Makakapag-free hit nga ba yung OD dito? Earth Splitter kinumit na. And yes, sir, the control is there. Pumutok yung batok. Plus the ultimate on the Ruvik. Fearless got the double kill. What a really good setup right there. Nandun yung vision. And a lot more. Ito talaga yung, this is what rundown is for the side of Hoyo. Ito yung kailangan nilang gawin eh. Ito yung hinahanap nila na perfect timing. Yep. Ami, andyan na ba? Uy, meron ng BKB dito. Pero meron namang hold embrace, mga besi. Pero fearless dito, mamamatay yata. Focused fire. Kaya napapansin ko, bakit? Nagbabago yung perspective natin. Oo, oh, nababaliw. Kanina naka-ano wala, hindi natin makita yung ano eh. Asan ba yung TD? PM mo nga. PM mo lang. Yan. Nagaganyan talaga guys kanina pa. Bigla-bigla. Di ba kanina may fog naman parehas? Ngayon, nababaliw na naman yung Dota TV. But, yun nga. 7-11 yung score. But the 5k gold lead. Just because ang yaman dito ng PA and ng Windranger. So, problema pa rin to for the side of Voyo once na tumaba si PA. But for Mizu, they just need to get a good, or for Hoyo, they just need to get a good good setup, good Winter's Curse. Wait lang mga sir ah, kasi nagbago eh, tawag lang kami ng TD. Yapi, tingnan natin dito. Still, for Hoyo, hindi pa naman ganun kalubog yung kanilang net worth dito. Kaso si Windranger, mayaman si Windranger eh. PKP, Fearless, nayari pa. Oo, naku, makang kakainin na lang yung Earth Splitter, mga besi wops. Pero na-roar dito si Hauhau di Caraba, pero nakapag-focus boy, pa rin siya. Si pero, uy, ang ganda ng kanyang pag-shackles out there, mga kaibigan. Ate, yun na nga. Salamat, Shopee! Pero nailubog? Kay OD pa din. So, ayun nga, mamamatay dito. Yan. Oo. Nag-o-automatic siya. Nag-o-automatic. Kanina, ganyan din yung problema namin eh. Oh, teka lang. Jokam, napabagbay tayo pa. Napalubog pa. Pero walang sanity eclipse naman. Sir, sayang naman. Fearless dito, boy pa rin hanggang ngayon. Pero tingnan natin dito, makakapag-blink out dito yung PA. Oh no, Zunizu dito, he needs to run away. Ngayon pa lang siya nagkaroon ng mana for his ultimate. Pwede nga iba to! Kaso, timing, no? Hindi niya na nabato. And that was a full team wipe. And triple kill for Hao. This is again, the game two lords for Yanggun Galacticos. Yan nga, ang ganda kasi ng start dito ng, ano eh. Ang ganda ng start dito ng Yanggun, especially with the PA, na kahit ganito yung katapat niya, Beastmaster, nakayana niya pa rin yung lane. And kita mo naman yung gap ng tatlong heroes dito ng tatlong heroes dito ang na. Aga ng BKB. Nagulat din sila doon sa middle lane eh. Biglang nag-pop ng BKB etong si ano. At 19 minutes. Although napatagal yung buhay ni Fearless dito, pero di pa rin sapat eh. Kumbaga, wala silang katulad nung kay PA na right click damage. And meanwhile, this both YG, meron sila ditong Windranger, meron din sila ditong PA. Tsaka yung crowd control kasi nilang taas nga eh, di ba? Mapapatakbo ka talaga dun sa Tornado, dun sa EMP. And then yung Pangolier with the Rolling Thunder. Oo, ang mahirap pa dito is wala silang hard carry. And kung isipin mo dito, PA plus WR at this point, no? Ang aga nila nag-online. Uy, hello, shoutout kay Boss Gino. Ang sarap Hi, po. Hi, Boss Gino. Nang kanilang ano. Oh, oh, naubos mo na ata ubus eh. Ubus na yung akin, Boss Gino. Kailangan ka namin umorder. Ubus na talaga yung akin, seryoso. Oh, sarap ng mushroom. Siya. Mushroom crisp. Yes. Gutom tuloy na. Gutom na talaga ako. Mukhang magkakaroon pa tayo ng game number 3. Parang mamamax out yata. Okay, okay na. Char. Yung ano natin ngayon. Pero kanina pa to, naglalag si ano? Si position 4 ng YG. Di ko alam eh kung magkakasama sila. Oh, feeling ko hindi. Kasi... Uy, PM lang mga boss. Mukhang...
Masarap yan. Para tingnan natin na. So, game when ready. Mukhang, kakaroon tayo ng game team. Pero, feel mo? Mm-mm. Kasi PA to eh. Feel ko din. PA to. Tignan mo, DSO na oh. DSO na. Uh-uh. And going for the BKB. Once na makuha niya yung BKB. Walang pipigil sa kanya. Although, I mean, meron naman. Meron naman. Pero, problema lang, mahina sila ngayon eh. Oo. Oo. Lakas na ng WR. Si WR yung nagiging main problem nila. Ang gaganda kasi ng mga shackles na nakukamit niya. Plus, the damage is there already with that, Maelstrom. Yeah. At saka meron din siyang BKB. Good choice, na. No? Kung titignan mo, good choice yung Maelstrom BKB. Oo, napakabilis. Akala ko nga na nalo yung Viper sa middle lane kanina eh. Siyempre, if you're up against WR Viper, parang iisipin mo poison up against WR. Mostly kasi ng mga poison ano, nananalo up against WR eh. Pero, ang bilis. Kasi ito talaga yung ito yung power ni Hao eh. Ito yung power ng mid ng YG. Lakas siya sa lane. Lakas na sa lane talaga. Hindi, okay lang. Siya nga yung pinaka-okay. Wala nang other option. Wala nang other option. Wala nang no choice. Oh. So, yeah. 19 gold lead na for Team YG. At yung gagawin nila dito is going on to the bottom. Si Fearless kamukha ni Jason. Jason Miras sa PBB. At si Tigger kamukha ni ano, kuya. Bahay ni kuya. Si ano? Eh wala eh. Kamukha niya si Jason. Anong apelyedo nun? Basta mataba version. Jason ano? Yung asawa ni Melay. Jason Derulo. Sino bang Jason? Yung asawa nga ni Melay sa PBB. Jason. Tingnan mo mamaya. Jason. Yeah, Jason. Oh, Winter's Curse, may Winter's Curse. Oy, si Hawaw di Carabao, pero uy. Metsum. Ooh, bakit dito tama yung Earth Splitter? Parang disconnection pa ngayon nangyari doon na pinatulog niya habang naka Winter's Curse, pero yun ang the roar. On to the Rubik, Loon dito mamamatay. Meanwhile naman, Invoker, he will try to TP out nga ba? Yes, he's gonna be successful at hindi na siya aabutan dito. Vessel for skill eh. Pero paborito para sa YG eh. As long as nakakapag-farm etong who's this? Who's this guy? Pero ayun na nga na he's being controlled by the Atos and mamatay yata sa poison. Na Viper Strike siya eh. Bago. At saka, yun nga lang, both ultimates were given to Pango. Hala, nandito na and si Lodi. You're dead. Oops! Naku, medyo mali pa nga tayo yung tinago niya, yung PA. So, siguro sarili niya. Feel ko yan. Siya, pwede niyang itago sarili niya. Makakapag-dagger out pa ata siya. Oo, pwede siyang makapag-dagger kasi nakapag-cold snap na eh. Pero, kaso baka maabangan din siya ng tornado. So, pabilisan na lang talaga ng kamay. Pero PA leading the way together with WR and Pangolier. Oh no, this is bad para sa Team Hoyo. Wala pa silang late gamer dito. Namamatay pa yung OD nila. Actually, sobrang hirap ng OD kung tutuusin eh. Oo nga, hindi ko in-expect. Maybe dapat nag-commotion ng Midas? Ayun o. Or... Ay, hindi na nakita. Sorry. Sino ba ulit? Si Fearless. Si Fearless. Sino nga? Tingnan mo. Chimera, kan paetok lang eh. Ayun o. Ayun nga, no? Chubby version. Oo nga, no? Oo. Jason Garan. Ah, baka nga si Jason Garan to. Si Mizu. Di ko gusto yung nangyari kay Merakel dito. Kung ano yung kinaganda ng game halo, number. Halo, si RG ba yun? Sino ba to? Si Jokam. Si Mizu naman. Si Mineski 3233. Si RG. Muntik na maging 3-2-2 yung pangalan. Okay, smoke play by Team YG, mga kaibigan. Sino nga ba ang kanilang mahuhuli? This is Roshan. Kayang-kaya ng Roshan talaga to. Oo, Desolator malayo yung Viper, eh. Malayo Focus yung OD, fire. So I think Yanggun. Yanggun, tapusin nyo na. Kasi ganito lagi talaga yung sitwasyon ng Yanggun. They never closed out the series with a win.
laging game 2, panalo sila. Game 3, talo sila. Mm-mm. So, tingin mo ba ano nangyari dito? It's just that maybe... The laning phase. Oo. Si WR talaga nag-excel talaga siya dito. And walang sagot yung ano dito sa tanong. Oo. Kung bakit ka mahalaga. Sino man sila. Yes. Pero ayan na, uubusin na ng outside ng YG, lahat ng outside towers dito ng Team Hoyo. Pero yun na nga, anong gagawin nila dito para depensahan? Or, ang tanong, magde-depensa ba sila? Kasi mukhang wala silang balak. Magdepensa. Hindi nila kaya mag-defend eh. Maybe tier 3? Because they have the Roar, they have the Nether Toxin, they have the Elder Titan na kaya mag-defend. So, tier 3 talaga to. They would give the tier 2. Oh. May Winter Wyvern doon sila na pwedeng mabilis. Kaso, ang tapang din ni Young PH eh. Alam niya na sa ngayon, wala. Oh, but the timing na. Oh, good dodge right there. Magkas na lang kayo, wag niyong saktan viewers. Di naman namin kayo sinasaktan, guys. Sama-sama tayo masaktan. Joke! Ay, nasasaktan ka at the moment, Ate Grace. Oh, akala ko nasasaktan. Masaya ako! Ay. Anong... Tingin nga ng ngiting masaya. Okay. So, ayun na. Anong gagawin nila dito? Marang pang outside tower dito, yung Team Hoyo. So, yan na yata yung next target dito ng Team YG. So, he's going for Aghanim Scepter. So, deadly yan. Lan-lan na. Kapag may Aghanims ka, magre-reset lahat ng skills mo kapag nakakapatay ka. And at the same time, sobrang baba ng kanyang cooldown ng third skill niya. So, mostly, hindi mo na makikita si PA sa mapa kapag meron siyang... Si Alo ba talaga to? Meron siyang... Hindi. Hindi si Alo yung nasa YouTube. Si Boss Alo. I know, Alo WXC. Di ba? Si Boss Alo ba to? Wala sa YouTube ka, Bon. Mas clear sa YouTube, pero BKB will be popped dito. At yun na nga, nadurog dito. Pero Elder Titan na cold snap at sininok. Pero si Mizu dito. Sininok? Meron naman siyang blink dagger, pero he's just waiting dito. Meron siya silang vision. So, maghahanap siya ng possible target dito. Kaso nga lang, Windranger decided to go back. Uy, good luck pala sa laban ni Boss Alo. Oo nga, mamaya. Hindi, ngayon na yun. 9:30 na eh. Maya-maya, mga 10. Guys, abangan nyo yung Darkstar versus Alo. Meet the viewers. Medyo malaki yung bibigay na pera doon kung sino man mananalo. So, good luck sa inyo lahat. Pero Viper Strike, kinumita dito Young PH. Medyo makunat, pero uy, masakit. Sakit yung ano ah. Pero, masakit, okay ramdam. Lang. Verso Lincoln. Sino may Lincoln? Pangolier? Oo, I think Pangolier. Siya lang din yung mayaman eh. So, ano? Yes. Yaman pala ni Pango. So, bakit nga ba Lincoln? Ah, okay. Kasi marami naman there's talagang targeted skills. Targeted skills here for Hoyo. Especially the Roar and the Winter's Curse. Mm-mm. So, para iwas control dito kay PA. Uy, pero kailangan mag-ingat dito ni Windranger. Masigawan ka dyan, ate mo, girl. Mabibingi ka talaga. Oh, the wrong turn. May blink tanger? Ay, ayun, nakita na nila. At yun nga, where is the meteor hammer? Ayun, kaso nakapag-BKB pa. And yun nga dito, uunti-unti na. Yung kanilang top lane, lalong-lalo na, alam nilang walang Roar. And wala dun yung kuponan ng Hoyo. Ako, baka pwede pang mayari to si Mizu, ha? Pero ayun. Ay, ayun pala. Hindi pala with viewers. May lineups na si Boss Alo pinos ni Kuya Nick. Ay, ayun. Pero si Fearless dito nagulungan ng Meatball together with Set Zero dito. Oh no, this is looking bad. At Young PH dito naghahanap pa ng another target. Pero si Jokam naman, he is able to get out. Pero meron pa siyang ultimate dito at available pa yung Aegis of the Immortal ng Yagun. They were able to get the objective. Sana what? All. Ha? Wala, mahirap din talaga. For Yagun, ang ganda ng PAE pick nila dito. Although, this is second pick. Siguro wala lang talagang kayang sumabay kay PA sa ngayon.
Oops. Tsaka hindi naging maganda yung laning phase talaga dito ng Hoyo. That's why. Mm-hmm. Kasi ano eh. Nalugi talaga sila. Especially yung WR sobrang yaman. And now wala ng Aegis of Immortal. But still, sobrang yaman na dito ng halos. Oh, the stolen roar actually. And yun na nga pumapasok yung damage ng WR onto that Gold Embrace. Yeah, so hassle sa muscle talaga yung ginagawa dito ng YG. And that is the carry. Siguro isang pang factor, mayaman si Viper, yes, pero hindi siya yung kasing kulit kanina ng Void Spirit eh, di ba? Alam natin, Viper, sobrang isa sa mga mababagal na hero. Yan, eto, nakita mo naman, oh, just like that. Oh, nakritikalan pa nga sa mukha. And Hoyo dito. Will they just go and call GG or itatry pa nilang dumipensa? There's no Viper. And GG, ginigin na nila. Ayun, alam nila. No, wala nang ibang solution dito because this is a Haven Ranger on their enemies. Oo, tsaka wala din silang panglaban sa late game eh. I mean, ang gusto nilang gawin dito is mga rundown ng heroes, but... Sila yung na-rundown, no? Oo, sila yung na-rundown. Oo, sila yung na-rundown. Sila yung nayari dito. It's because of the laning phase and maybe the draft for Hoyo. Hindi naging sulit yung kanilang Viper and then OD pick. Yes. So, nalugi lang talaga sila sa laning, especially yung Viper. I mean, hindi mo siya masyadong lugi. Pero, compare man yung pag-uusapan, grabe yung kalamangan ng Windranger sa kanya. Yes. So, yeah, that would be our game number 2, mga kaibigan. So, sa mga gusto mag-bet dyan, PNX Bet, user code LuponWXC para mag-bet sa ating game number 3. Baka masaraduhan kayo. So, yan, yep. Mag-bet na kayo. At kami magbabalik sa game number 3. Spirit retreats from a higher plane. The terrestrial sphere imbues my spirit. That which is arises from that which is not.